Asa naman si Unmasking Lies? Akala ko ba may kibag-debate siya ngayon? Kaya nga, dito ano, nang... Nasa comment section mo? Wala, sa comment section. Ano sinasabi niyo sa comment section mo? Akala ko may kibag-debate siya ngayon, 9:22 na eh, ang usapan, 8 p.m. Brother Aljan, ang usapan, 8 p.m. Eh, anong 9:22 na, ba't wala pa si Unmasking Lies? Dito sa comment section ni Brother Romel A. Palma, katotohanan na pag-usapan. Oh, anong niya? Akala ko magkikipag-debate siya ngayon. Dapat sana kanina pang alas 7:30, nasa Zoom na siya para pag alas 8, start na kaagad. Oh, nandiyan si Romel Palma pala. Oh, Brother Romel Palma, good evening. Uy, asan sabi niya dito bro, basahin ko. Asan? Teka si Romel. Wala namang kwenta dito. Kaso, na-enjoy lang ako kasi dami talaga walang alam eh. Yan. Thank you so much. Wala ka daw alam bro. Wala daw tayong alam. Eh, ba't hindi siya, ba't hindi siya sumipot ngayon? Bro, thank you so much at nakapagsalita rin kanina pa. Actually, bro, ganito yon. Yeah, ito yung kanina pa ako nakabanday sa comment section. Ayon kay Unmasking Lies daw na yung pinag-usapan niya daw ay nakaraang linggo pa daw yon. Sabi ko sa, kaya sabi niya daw, eh wala naman daw kayong schedule ngayon. Ang sabi ko sa kanya, to make it clear, pumasok ka para ipaliwanag ang side mo. Kasi sabi ko sa kanya, wag ka naman tumakbo. Sabi niya, hindi kasi daw sa tumakbo. Pero ang nakikita natin ditong klarong-klaro ay nagbigay na tayo ng Zoom. Naglatag na tayo ng Zoom sa kanya. Ang kulang na lang siya na pumasok. Kaya if you are listening right at now, saka, Unmasking Lies, brother, pumasok ka. Brother Romel Palma, at saka, di ba nung ano, in-announce natin na dahil Sabado Gloria, sabi ni Father Darwin, ceasefire muna tayo sa apologetic portion. Kaya wala muna ang talakayan. Di ba sabi ni Father Darwin, in-announce natin yun, Webes pa lang eh. Di ba? Oo nga. Webes, in-announce. Biyernes, in-announce. Sabado, in-announce. Eh, kaya akala ko na naunawaan ni Unmasking Lies yung kaya hindi na siya nag-comment kung ano-ano. At sinabi ko naman, pagkatapos na Sabado Gloria, next Saturday, doon na lang yung schedule with Unmasking Lies. In-announce natin brother, yan. Brother Jando, nagdagdag ako sa kanya bro. Sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mo talaga na makipag-debate kay Brother Jando, kasi sabi niya daw, hindi daw formal. Sabi ko, okay, kung formalidad ang gusto mo, unang-una, bumigay ka muna ng formal na account mo sa FB, para mas formal ka rin ma-message. Kasi unang-unang wala siyang formal na account eh. Oh, paano tayo makapag-formal na discussion sa kanya kung wala siyang formal na account? Saan ako mag-message sa kanya? Yun nga, sa hangin. Oh, yun. So, nasa kanya ang problema. Ngayon, nandyan na siya ngayon. Binigyan mo siya ng link, but ayaw niyang pumasok. Hmm. Sabi dito bro sa comment section, gusto niya daw may moderator. May moderator bro, andyan si Angel Santos. Sige, move tayo, Unmasking Lies, nanonood ka ngayon, move tayo ha. Next Saturday night. Yan ang sa kanya bro dyan do, ayaw daw niya ng moderator na Catholic din. Ang gusto niya moderator ay hindi Catholic. Ah, yung hindi Catholic para kampihan siya. Sige, mag-request tayo kay Rayan Fuentes. Ayun. Oh, mag-request gagawa ako kay... FB, bro. Mag-request bro, ako... dyan daw, gagawa daw siya ng FB. Ah, sige, mag-request ako kay Rayan Fuentes, kausapin ko yun, na siya mag-moderate. No, si Rayan Fuentes ay isang pastor baptist, at based sa ating observation, matino naman siyang katalakayan. Hindi naman basag yung ano niya, unawa niya. Matino naman siya. Kung iba ang unawa niya sa unawa din, at least matino siyang kausap. O sige, kontakin ko si Rayan Fuentes para sa pag-moderate. Gawin natin yung anong ngayong next Saturday, anong pecha next Saturday? Maganda sana bro, mapag-usapan nyo ngayon. Pumasok ka muna Unmasking Lies to make it clear. Oh. Para klaro sa lahat. April 22. Oh. Nag-reply siya bro. Okay, sige bro, Rayan Fuentes deal. No, sige, April 22 ganapin natin yung ating talakayan na with Unmasking Lies sa April 22. Move tayo dahil hindi siya aware.
in-announce natin yan. Imposibing hindi niya natanggap. Huwebes, in-announce. Biyernes, in-announce. Sabado ng umaga, in-announce na naman. Tapos hindi niya na, ano, hindi na ako naniniwala doon. Pero dyan, no? Yes, pero dyan. Pero papasok daw sa unmasking lies. Sige, papasukin mo, mag-usap kami. Bigyan niyo ng, bigyan niyo ng link, mag-usap kami ng unmasking lies. Nakapin po yung link, pwedeng i-click mo na lang. Kailangan daw pumasok ng unmasking lies. Sige, pasukin sa unmasking nila, mag-uusap kami ng unmasking lies. O sige, lipat mo na ako ngayon sa messenger room. Dito naman na tayo. Sino magtatanong sa messenger room? Ako muna. Brother Junre, Milan, ikaw? Yes, yes, bro. Ano tanong mo, bro? Meron ba si Bro Wendell, bro? Wala, si Brother Wendell ngayon eh, absent. Ano bro, anong kaibahan ng Orthodox at Catholic? Ay, sinagot ko na yan kanina. Ang Catholic, sinagot ko na yan kanina. Bago ko pala sinagot yan kanina, bro. Ang Catholic is tinatanggap ang Bishop of Rome as successor of Peter, and Peter was the successor of Jesus Christ. Kaya tinatanggap nating mga Katoliko na ang mga Santo Papa ay Vicarius Christi. Ang Orthodox ayaw tumanggap niyan. Ayaw lang tumanggap niyan, kaya nga sila umalis eh. So, yun ang pinagkaiba ng Orthodox at saka para bang Pilipinista. Kung titignan mo ang Pilipinista, yung Philippine Independent Church is, kung titignan mo siya, is para lang siyang Katoliko. May pare, nagmimisa, may sign of the cross, para lang siyang Katoliko. Pero yung mga pare nila, pwede mag-asawa. Meron silang mga pare, mga babae. Na-official ngayon sa KMJS, mga babae na pare ng Pilipinista. Iba sila, bakit? Umalis sila nang hindi siguro matanggap ni Gregorio Aglipay na magpasa ilalim sa Banyaga. Nagtayo, ba't kayo ano sa mga Banyaga? Tayo mga Pilipino, tayo siya ng panibago, Iglesia Filipiniana Independiente. Kaya bago magsimula ang misa, meron niyang flag ceremony. Yan ang pinagkaiba ng Pilipinista sa Katoliko. Ang sa Orthodox naman, ayaw nilang tanggapin ng Santo Papa. Ayaw nilang tanggapin at nakafocus lang sila sa Latin Mass. Ayaw nilang tanggapin ang Novus Ordo, yung New Order of the Mass. Ayaw nilang tanggapin yun, yung gumagamit ng vernacular language. Ayaw nila yung tanggapin. Ano pa? Meron pa silang yung kanilang sign of the cross, baliktad. Yun. Isa yun sa mga nalalaman ko. Yan sa katikisin, bro, yung mga bawal, bro, yung anong example ng ano, bro, espiritista? Espiritista ba yun? Ano example ng? Espiritista. Yan sa katikisin, bro. Espiritista? Mm-mm. Anong example ng espiritista? Ah, bro, yung mga medium, yun ba yun, bro? Yung mga medium. Ang espiritista, nagkoconjure ng espiritu yun. Nagkoconjure sila, kumagawa ng conjuring, necromancy. Yun, ang ano, yun ang espiritista. Kasi bro, yung dito sa amin may mga grupong ano bro, yung na sasaniban doon ng mga anghel. Ay, ano yan bro? Ang tawag dyan is divine possession. Ang divine possession, seemingly divine pero demonic in origin. Ang anghel ng Diyos hindi sumasanib sa tao yan. Biblically, ang anghel ng Diyos hindi sumasanib sa tao. Hindi kailanman sumapi sa tao si Saint Michael the Archangel. Hindi kailanman sumapi sa tao si Saint Gabriel. Hindi kailanman sumapi sa tao si Saint Raphael. Yung anghel ng Diyos sa Biblia ay hindi sumasapi sa tao. May sinasabi yung ano, yung Union Spiritista na sinasapian sila ng God the Father. Mali na naman 'yon. Bakit?
ang God the Father ay hindi sumasapi sa tao. Hindi sumasapi sa tao yon. Ano pa? Sinasapian daw ni Kristo. Si Kristo hindi sumasapi sa tao. Mga Mary, sumasapi daw. Hindi sumasapi. Biblically, factually, ang sumasapi sa tao, demonyo. Kaya tinatawag siyang divine possession dahil seemingly divine pero demonic in origin. Nagpapakunwaring Mama Mary, nagpapakunwaring Kristo, nagpapakunwaring God the Father, demonyo naman pala yun. Dahil hindi sumasapi ang Diyos sa katawan ng tao. Demonyo ang gumagawa nun, bro. Kahit nagpo-promote ng ano, bro, magdasal, magrosary, ganun, bro. Kahit pa mag-promote sila. Kahit pa mag-promote sila ng aral ng Katoliko, kung ang ginagawa nila ay okultismo, gaya ng halimbawa itong ano, divine possession, eh demonic pa rin yan. Sige bro, salamat bro. Yan lang po. Okay na ba yung Brother John Remilan? Yes bro. Okay, so... Salamat. Lipat naman ako ngayon dito sa Zoom natin. Dito tayo kay Rahaldi KPIM. Brother Rahaldi? Oh, brother, ano? Magsasalita ka, bro? Aljan? Hindi ka marinig, bro? Patay yung microphone mo. Wait lang muna, Brother Rahaldi, ha? Hindi... Okay na, bro. Ayan, sige, naririnig ka na. Okay, go ahead. Inunot ng aso ko pala. Ano? Pwede ba daw pa kay aray ko ko si Brother Romel Palma? Romel Palma. Oh, okay. Romel Palma. Okay. Hindi ko pala siya na-co-host. Sige, Brother Romel, go ahead. Thank you, bro. Ano yan? Hindi. Hindi ko kasi makita ang pangalan mo, bro. Kaya kina-co-host ko na lang ikaw kay Brother John. Okay. Okay. So, yun lang pala. Ano? Anong update kay ano? Kay Unmasking? Papasok naman, sabi niya. Okay. Naghingi ng link, binagyan ko ulit, and we're still waiting for him to enter in our Zoom. Sige. Okay. So, bago ko balik sa messenger room, dito muna ako sa ano sa Zoom ulit. Brother Rahaldi, good evening. Good evening po sa lahat ng mga viewers ng Punto por Punto at saka sa Team Maria. Good evening, bro. May tatlong tanong pa ako, Brad. Sige, go ahead, yung bro. Yung unang tanong po, kasi dati narinig ko dito nung yung mga ano natin, yung mga prophets natin at saka nung mga tao nung panahon no, ni mga Moises hanggang sa dumating si Kristo. Hindi pa nagbukas ang langit noon, no, hindi pa dumating si Kristo. Tama ba pakaintindi ko noon? Okay, Brother John Ray? Brother John Ray? Mukhang nakatulog si Brother John Ray. Romel Palme, ikaw na lang sumagot ng Brother Romel. Ayun, muna, bukas pala, gising ka na, kala ka katulog. Brother Jenre, go ahead, ikaw sumagot ng bro, ang tanong niya. Ba't hindi makapag-unmute si brother, ano? Bro, unmute ka, bro. Ano yung tanong, bro? Tulog. Pakiulit yung tanong mo, Brother Rahaldi. Nakatulog yun, no? Klaro kayo. Ano yung tanong? Yung ano po kasi yung narinig ko dati dito sa mga nagtanong na yung mga tao nung panahon ng lumangtipan ay hindi pa nagbukas ang langit nung wala pa si Kristo dito sa lumang. Mula nung bumalik siya sa langit, saka lang nagbukas ang langit para sa kanya. Tama po ba yan? Yes, papabasa natin sa dyan. Usahin natin wala pa nakapasok sa langit kundi ang anak lamang. Nung ang anak lamang na pumarito, ito, sabi dito sa John 3:13, no? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. So ito yung talata na no one is there maliban sa anak ng Diyos na pumarito. Kapatid. Kaya na-confuse lang po ako dyan sa...
sa idea na yan doon sa transfiguration ni Jesus. Oo. Yung kay, di ba sa transfiguration nandun si Moises at Elijah? May wala pa pala sa langit sila no, nung panahon na yun. Si Elijah nandun na. Si Elijah nandun na. Si Moses, for sure, nasa bosom of Abraham yun. Yung tinatawag nating ano to dun? Yung sa limbo of the fathers. No, kasi doon kasi nilagay, ayon sa Catholic teaching, doon nilagay yung mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin yung mga prophet, yung mga namatay na nakasunod sa kalooban ng Diyos na hindi pa papunta sa langit. Kaya nga nung umakyat ang ating Panginoong Hesus Kristo, napakarami niyang dalang bihag no, dito sa Efeso 4:8. Ang dami niyang nang umakyat sa langit, napakarami niyang dinalang bihag. Ito ang sabi. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at pinigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. So yung mga bihag na yan, kasama na dyan yung nasa purgatory at yung mga nasa bosom of the bosom of Abraham's bosom, yung limbos of the father. So doon inilagay ng Diyos pansamantala yung mga tao sa Old Testament bago nag bago sa ascension ng Panginoong Hesus Kristo, bro. Okay, pangalawang tanong po kasi meron akong hindi nasagot. By the way, yung kay Elijah pala, iba kay Elijah kasi si Elijah talaga, kinuha siya ng Diyos body and soul. No, hindi na siya dumaan sa kamatayan. Kaya literal, si Elijah at si Enoch nasa langit na before the ascension. Sila yung exemption dun sa general rule na lahat ay hindi makawala pa nakapasok sa langit. Pero alam naman natin that in every general rule, there is always an exemption. At sila yun, si Enoch at si Elijah, ang nakapasok sa langit na hindi man ang dumaan sa kamatayan. Okay. Pangalawang tanong po, Brad. Alam kong masasettle yung confusion ko. Doon sa Marcos 10:17-18, hindi ko kasi masagot eh na si Kristo ay Diyos dahil binanaman ako ng sitas na ito na Marcos 10:17-18. Eh kung Diyos daw si Kristo, bakit daw hindi yan nasabi dyan na... Sige, ito ang sabi dito. Nahirapan ako ng pwento. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba." So ano ang tanong dito? Anong tanong dito, bro? Ang tanong ko po dyan, bro, ay nagpapakita daw na hindi Diyos si Kristo dyan sa dialogue na yan. Totoo hindi. Ba? Hindi. Mas pinapatunayan pa ang Diyos si Kristo dyan eh. Ah, sige, bro Romel, tasagutin mo, bro Romel. Okay, thank you so much. Actually, paborito kong talata yan. Mas pinapakilala pa ang Diyos si Kristo dyan eh. Kasi sinabi dyan, wala nang ibang mabuti kundi Diyos lamang. Ngayon, kung si Kristo ay hindi Diyos, anong ibig mong sabihin si Kristo ay masama? Brother Raldi? Kasi yung dialogue na yan, confused din kasi ako dahil hindi ko magets yung punto. Kung titingnan mo, bro, ayon ni Kristo. Kung titingnan mo dito sa 17, no? Tinatin na. Napaka dito sa 17. Nang palit si isang lalaki na tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong, "Lalaki, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" So dito pa lamang ay mababanayag na natin na ang ating Panginoong Hesus Kristo siya ang Diyos kasi siya ang buhay na walang hanggan eh. Diba? Ang buhay na walang hanggan ay nasa kanya, nasa anong talata ba yun? Sa John 6:40 yata. Tingnan natin. Bro John Ray, alala ko tuloy yan. Actually, ginamit yan sa debate ni Brother Dwayne at saka ni Panunsilyo
So napakaganda, ginamit ang talata na yan. Kung hindi Diyos si Kristo, anong ibig mong sabihin? Si Kristo ay masama dahil hindi, dahil sinasabi dito isa lang ang mabuti, ang Diyos lamang. Kung si Kristo para sa inyo hindi Diyos, ano siya? Masama siya? No, hindi naman sinasabi nila masama. Sabi nila, hindi masama si Kristo. Christ is good but is not God. O ano doon sinasabi? Only God is good. Andiyan na si unmasking lies? Andiyan ba si unmasking lies? Yes, nandito na siya. Ito pala yung talata, kapatid, no? Sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Panginoon Jesucristo ang buhay na walang hanggan. So paano hindi siya ang Diyos, siya nga yung buhay na walang hanggan ni? Okay, thank you po, Brother Jinjao. John Ray, maraming salamat po. Ayun lang po naman ang tanong po kasi yan dyan sa unmasking lies. Yan nga eh. Pag-uwi ang photo for punto, iglesia. Sunod na lang yung iba, bro. At least actually maraming talata na nagsasabi Panginoon Jesucristo siya mismo ang buhay na walang hanggan. Napakaraming talata niyan. Okay, unmasking lies. No, wala na naman si unmasking lies. Unmasking lies. Unmasking lies. Yes, bro. Hello, hello. Oh, hello, bro. Hello. Good evening, bro. Yung in-announce ba namin, hindi ka nakapanood nun? Hindi, bro. Hindi naman talaga ako nag-ano na eh. Kasi itong mga taga-subscribe ni... Kasi laging ano, kundi ba't ipasok ko, kaya na-trigger na ulit yun. Sabado de Gloria ng gabi, nasaan ka nun? Wala, hindi ako naka-online, bro. Yung ano lang, nung naka-online ako, yung absent kata nun, time na yun, mukhang si, ata si bro Romilata nag-host. Kasi kung... Kaya hindi na ako nag-ano. Kung hindi ka nag-online noong Sabado Gloria, di ba? Ang usapan sa natin noong Sabado Gloria ng gabi, ba't hindi ka... Wala, bro. Nag-atop taon kami, bro. Nung Huwebes pa. So. At Bernice Bado at nung Linggo na ako nakabalik. So, hindi mo... Nangyari pa ba dyan, bro? So, ibig sabihin, hindi niya ako pwede questionin doon dahil nag-out of town din pala siya. Wala naman na question, bro. Hindi ko nang ano nung debate ito. Kasi yung subscriber ni Bro Palma eh. Kung sakaling yung araw na napagkasunduan niyo talaga, eh wala nga ka rin, wala siya. Yun na nga. Okay, eh, nga wala. Napagkasunduan kasi April 8. Eh wala pala siya noon, di. Wala bro, narinig mo ako, bro? So, bro, hello? Ito bro, April 22, okay ka dito? Kailan yung bro? Ngayong Sabado? Next Saturday. Natin, next Saturday na naman. Saturday, oh. Sige bro, i-update lang. Gawa muna ko ng FB ng i-update lang kita kasi baka mayroon din yung work. Basta matuloy talaga, asahan mo. Sige bro, so, ano nga ba yung, okay na ba yung, yung... topic natin? Ayun na nga. Gusto ko sani. Yun na nga, ang gusto mo kay, patong... Ano yan? Sige bro, ikaw muna. So, ayun na nga, ang topic, patutunayan ko na si Jesus Christ ay nag-i-exist sa totoong buhay. Diba? Yun ang topic na patutunayan ko. Tutunayan ko na si Jesus Christ ay nag-i-exist sa totoong buhay. Hindi bro. Yung patunayan, bro. Yun na nga. Bro? Oh. Hindi, ganito. Narinig mo ako, bro? Yes, naririnig ka, bro. Go ahead. Yes, ang patutunayan ko, bro, yung Christ na, hindi ba naalala mo, yung Christ na kinilala nyo is dummy Christ. Kumbaga hindi totoo. Hindi ba? Ay, negative yan, bro. Pag sinabi mong hindi totoo, negative yan. Hindi ka pwede mag-affirmative dahil, ang role ng affirmative, dapat ang proposition is affirmative. Dapat positive, hindi negative. Nung sinabi mong hindi totoo, negative yun. Hindi pwede yun. Ay, ganun ba? So, ano mong maganda, bro? Para so, ako ang titindig, tutol ka. Patutunayan ko na Jesus Christ really do exist in real life. Exist? Hindi, yung... Kasi, ano, walang gamitan ng Biblia? Jesus kasi... Hindi, ang punto ko dito, bro, is yung Christ...
Kasi ako, Jesus Christ nga, Jesus Christ. Christ na nag-exist. Jesus bro, oh, Jesus Christ. Wala kaming ibang Kristong kinikilala, Jesus Christ lang. Wala okay, na kami ibang kinikilala okay. Kristo. Oh, kasi pag Jesus is, marami talagang ano yun. Sinabi ko kahit na nga kanina, si... di ba? Bro, wala na tayong ano bro, wala tayong, hindi kami ano dito, straightforward kami magsalita rito. Sa amin to, prangkahan. Pag sinabing Jesus, wala nang ibang Jesus yan. Jesus Christ na yan. Pag sinabing Kristo, wala nang ibang Kristo yan. Jesus Christ na yan. Kaya patutunayan ko na si Jesus Christ ay nag-i-exist in real life. Walang kamitan ng Biblia. Chapi ka bro, hindi ko na siya narinig. Oh. Hello bro. Ang sinabi ko, patutunayan ko na si Jesus Christ ay nag-i-exist sa tunay na buhay. Walang kamitan ng Biblia. Hindi. Biblia at referensya yung pusa. Okay, diba? Okay. Kasi kala ko ayaw mo ng Biblia kasi pag Biblia. Hindi. Biblia at referensya. Kasi papatunayan ko rin yung Biblia is hindi totoo. Ganun yun. Hindi nag-exist doon. Ay, hindi bro. Kadami mo proposition. Isa lang. Isa lang ang topic bro kapag hindi nga. Pagtalakayan. Kaya, hindi pwede Biblia na magdadalawa ka. Ito, pagkita tayo. Iba, ako na bahala yun mag-ano bro para i-discredit ko yung Biblia. Biblia at referensya. Ito, maglabas ako ng ebidensya kung ano ang role ng affirmative side. Yan, no? Alam ko na yun bro, ikaw yung last maghuli magbigay namin sa'yo. Ayan, no? Lagi na. Ito ay kinuha ko galing sa Arts of Argumentation and Debate. Summary of Requirements for Wording the Proposition. 1. The proposition should be so narrow as to embody only one central idea. Isa lang ang central idea. Nag-i-exist ba si Kristo? Yes or no? Yun lang ang ating idea. Anong idadagdag mo? Hindi na out of the topic na yan. Next, the proposition should be stated in the affirmative. So dapat ang proposition is positive, hindi walang halong negative yun. The proposition should contain no ambiguous words. So, ibig sabihin, walang mga dagdag na hindi naman part sa tinatalakay. The proposition should be worded as briefly and simply as is, consistent with the foregoing rules. Ibig sabihin, focus lang sa isa at ang tatalakayin natin, patutunayan ko na nag-i-exist si Jesus Christ sa real life ayon sa Biblia at referensya. Wala na, hindi na kasama doon kung ang Biblia, totoo ba o hindi, out of the topic na yan. Hindi. Sige. Bahala na ako doon, bro. Bahala na ako doon. Ibigay ko na lang yan kay Rayan Fuentes dahil siya yung i-request ko. Siya yung i-request ko na moderator, si Rayan Fuentes. Okay, sige. Sa channel niya, bro, huwag dito sa Puerto Pupunto. Kahit saan mo gusto, live pa rin yan sa Punto Por Punto. Wala kang magagawa dyan. Sige. Ang dami nang nagsabi sa amin, huwag sa Punto Por Punto. Tuwing may debate kami, live sa Punto Por Punto, anong magagawa nyo? sige, wala problema. Basta yung ako nung kasi... Yun lang bro, sige, i-update lang kita bro. Kung ano, yes. Matutuloy bro ha. Linawin mo muna bro. Bro Jando. Tama naman yung ano niya, ang sinasabi ni Unmasking Lies kasi yung magne-negative side siya gamit ang Biblia. So ang punto niya, yes, so tama naman yung sabi ni Unmasking Lies, hindi mo pwede sabihin hindi siya pwede gumamit ng Biblia dahil yun nga ang tututulan niya yung Biblia eh. So gagamit tama bro, siya, tama. Hindi, ang sabi ni Unmasking Lies ganun na bro Angel, patutunayan din niya na mali ang Biblia. Yun na nga, from the Bible. Kaya nga, hindi bro. Brother Angel, makinig ka. Ang topic. Si Brother Angel lang bro, moderator natin. Mas magaling pa nata ito mag-intindi. O yan, Brother Angel na. Si Brother Angel na lang. Sige, Brother Angel na lang daw. Hindi, Brother Angel. At ako magaling pa ito, mag-intindi ito kay Quintis eh. Hindi, at pag moderator ako, alam ko ang ano ko, moderator lang ako. So hindi ako pwedeng lalampas sa pagiging moderator bro. Sige. So bro, huwag napabahin bro. Mag-update na lang ako sa iyo bro dyan do. Baka marami pang magtatanong. Sige. Ayun na lang. Yung ano mo ha, update ka ha. Kay Buddy Romel, ibigay mo kay Buddy Romel Palmo yung FB account mo para makontak ka namin pagdating ng takdang araw. Basta ano bro ha, pagka hindi natuloy ngayon, hindi natin alam kung ano,
wag agad mag-point na tatakbo ko. Basta talagang bigyan na lang ako ng time. Basta matutuloy talaga, promise. Sige. Kasi busy din ako eh. May trabaho din ako kasi. Sige bro. Okay na yan bro. At least nakausapan, okay, nakausap bro. Na tayo. Bro, pwede maghirit pa ng tanong? Ano yon? Si ano kasi, si Gitamundok naghamon sa inyo. Bro, next question na bro, wag nang sige, out na ko bro. Sige, eto, brother Junel, wag mo nang pigilan. Ano yung ano mo unmasking list tungkol kay Alvin Gitamundok? Oh, kasi nga yung mga video-video niya ganito ganyan na hindi daw kayo humarap kasi ano, takot daw anong ganito ganyan kasi mayroon namang kawirduhan gaya nung anong third eye ganito ganyan. Napababayad ng 20k daw a week, ganoon. Anong reply mo dyan, bro? Ay, sasagot ako. Unang-una, protocol ng punto por punto, huwag magipagdebate sa kapwa Katoliko. Kung gusto talaga ni Alvin magipagdebate sa amin, kailangan niya munang i-renounce in public ang Catholic faith niya para patulan namin siya. Pag hindi niya kayang gawin, manahimik na lang siya. Pangalawa, sabi niya, natuturo kami weirdong doktrina. Dahil may third eye, may incubus, may succubus. Yan. So, ang tinuturo namin, galing yun kay Father Sikia. Si Father Sikia, Father Kabading, Winston Kabading, Order of Preacher, Father Cerudo, Father Nonet Legaspi, sila yung mga exorcist sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism na na-train doon sa Vatican City of Rome. Ang tagapagturo mismo, isa sa mga nagturo kay Father Sikia, si Father Gabriel Amorth, yung Pope's exorcist. Kung ano ang itinuro ni Gabriel Amorth as exorcist, yun ang tinuturo ni Father Sikia at yun ang tinuturo ni Father Darwin Gitgano. Kung weirdong doktrina ang turo ni Father Darwin, ibig sabihin, ang Vatican mismo nagtuturo ng weirdong doktrina. Pero ang batayan ni Alvin Gitamundok para sabihin weirdong doktrina, yung Pandemonium Engine by Thomas Horn. Sabi niya, weirdong doktrina yan, Gnosticism yan, ayon sa aklat na Pandemonium Engine ni Thomas Horn. Si Thomas Horn na pinagbabatayan ni Alvin Gitamundok para koreksyonan kami ay isang sulpot, isang protestante. Bakit? Isa sa mga aklat na inilimbag ni Thomas Horn, yung The Final Pope, kung saan sinasabi niya na ang Pope na susunod kay Pope Benedict XVI ay isang antikristo. Hindi ganyan ang turo ng Katoliko. Sa madaling salita, kinokorek kami ni Alvin Gitamundok gamit ang aklat ng Protestante. Pangatlo, yung sinasabi naman niya doon sa seminar doon sa Cebu, ang may pakanapo noon Archdiocese of Cebu, hindi si Father Darwin. Si Father Darwin ay isa lang sa mga nakuhang speaker. Sabi niya si Father Darwin, Winnie Talibong umuwi na marami daw pera, daming pera, di totoo yun. Nakuha lang sila as guest speaker ang may pakanapo noon nung Archdiocese of Cebu. Hindi ba bishop delegated siya ng Archdiocese of Cebu? Eh ba't di niya kausapin yung kanilang mga obispo doon? Ba't si Father Darwin na pag-iinitan niya ng ulo? Oh, yan yun. Tsaka ang natutuwa sa live niya mga protestante lang. Na Katoliko, binabas na siya. Kung talagang bishop delegated siya, dapat unahin niya ang Katoliko. Hindi yung wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng ganito yan, no? Pag ang Katoliko kumontra ng kapwa Katoliko, yung mga membro, mga simpleng membro ng Katoliko, magkakaroon yun ng kalituhan. Kalituhan ng dahil sa nagbabangga ang mga ngaral Katoliko. At pag sila ay nagdulot sa kanila ng kalituhan na mangyayari niyan, manlalamig sa pananampalataya, aalis sa Iglesia Katolika ng dahil sa nagbabangayang ano. Sino ang natutuwa dyan? Ang mga protestante. Katunayan ng live ni Alvin Gitamundok, ang lagi sumusuporta sa kanya mga protestante. Wala namang Katoliko. Kung meron man, mga diehard fanatic lang kay Alvin Gitamundok, nabibilang lang sa daliri.
Oh. So, ang ano ko lang dyan, hindi namin siya papatulan sa debate, si Alvin Gitamundok, maliban na lang kung i-renounce niya in public ang kanyang Catholic faith para masiguro namin na kapag pinatulan na namin siya, hindi na siya Katoliko. Yon ang masking lies. O kasi mo sabi niya si Kia daw nung nag-willing nga ano, hindi daw ang hinginga ng pera ng mga contribution. Yun ang narinig ko. Oh, si Father si Kia, yes tama yon. Si Father si Kia hindi ho. Pangalawa daw. Ano din no? Dito sagutin ko muna yun, bro. Sige, sagutin ko muna yun, bro. Tama, si Father si Kia hindi humihingi ng pera. Si Father Darwin hindi rin humihingi ng pera. Ang entrance fee doon sa ano, Brother Romel Palma, di ba? Pumunta ka sa seminar, Brother Romel Palma? Yes. Oh, para saan yung entrance nyo, bro? Para saan yon? Ano yung registration fee yun, bro? At hindi yun napunta sa mga, sa kay Father Darwin. Registration fee po yun para po sa seminar kasi ano po yun eh, 1 week. Kaya ganun kasi napunta yun sa aming pagkain yung breakfast at saka lunch sagot ng sagot doon tapos yung venue siyempre of course nabayaran pa rin kaya yun 1.5 per ano po person yung registration so yung registration fee ninyo nung isang linggong seminar na yun napunta sa pagkain at sa venue bayad sa venue tama? Yes, at saka yung certificate pa. Yun, certificate ano pa? Din. Oh, marami. Oh, parang pinapuntahan yun. Tapos, ipinapalandakan ni Alvin Gitamundok na naibursa lahat yun ni Father Darwin. Tingnan nyo. Sigurado ako dyan, bro. Mamartis lang yan. Oo. Oh. At saka si Wimpitan, sinakyan yung ano na yun, yung issue na yun. Nag-chat sa akin, sinin sa akin yung post ni Fernando Camacho na post ni Fernando Camacho ayon doon sa banat ni ano ni Alvin Gitamundok. Alain mo, tuwang-tuwa daw si Padre, dami daw perang natanggap. Pero wala bro, wala, di totoo 'yon. Kaya sinasabi ko sa live namin, mga Katoliko, para hindi na po kayo malito, huwag niyo na panoorin ang live ni Alvin Gitamundok. Nag-ano lang 'yan ng ano ng tagapanood. Hindi namin siya didebatehin bro, unmasking lies dahil hanggang ngayon nagki-claim siyang Katoliko siya. Si Alvin Gitamundok is wala akong masasabi pagdating sa apologetics sa kanya. Pero sa mystical phenomenon wala siyang alam kaya hindi siya dapat konsultahin namin. Pala unmasking lies? Sige lang bro, yun na lang. Yun. Mas maganda na minsan sagutin din namin si Alvin Gitamundok yung mga issue binabato niya dito sa ating programa dahil pag hindi tayo sumasagot ang mga sulpot iniisip nila na ano na totoo ang mga banat ni Alvin Gitamundok. Hindi totoo yun yung mga banat niya, no? Michael, will you please stop that, no? Hindi po totoo yung mga magarang kutsi bro, si ko sabi niya no, may magarang kutsi daw si no, Si hindi yun at bang marmarilis na tayo. Ayan na yun bro. Ayan mo na yun. Ang pagkakaalam ko lang, humihingi yan ng laptop dati kay padre. Yun ang alam ko. Sige bro, sige bro, yun lang. Oh. Basta update lang kayo bro kung ano, kung matuloy. Matuloy naman talaga, pero I'm not sure it's coming Saturday. O basta mag-update lang ako. Sige bro, salamat bro. Oh yes. Oh thank you bro sa iyong, ano, sa iyong, akyat ng ano na yan. Hindi ko kinukontra si Alvin Gitamundok ka. Sinasagot ko lang na hindi tayo papatol sa kapwa Katoliko dahil magdudulot yan ng kalituhan. At eto, mayroon ako ipapakita. Teka ha, ito ba yun? Double check ko nga. Ay, hindi pala ito yun. Asang-sang? Bro, may ano pala dito bro? Tanong lang. Wait. Ano ba doon si Kuya Katoliko bro? Di ba yan si Father Darwin Gitkano? Ha? Si Kuya yun bang si Kuya Katoliko? Di ba yan si Father David Gitgano? May alam ka dito, bro? Hindi si Kuya Katoliko. Siya yung ano yata, siya yata yung ano na humingi ng tulong kay Father Darwin dahil dinimanda nung taga Valencia na pastora dahil tinalakan niya sa kanyang ano sa kanyang content na sinabi ng pastora na ang kanilang religion hindi nakakapagligtas. To make his message known, he's our sponsor.